check engine light on. So they replaced the parts, eh? Yeah. Parts cost 955. For a winter one? Yep. Do you think the heated water blade is worth it? Probably. Honestly, probably not. It's going to be very expensive for nothing. Yeah, I just checked online. Mm-hmm. It cost me $181. Mm-hmm. And that's why I didn't buy it, because I don't know if it's working in the winter time or... Yeah, I can't see that being very worth it, especially since you know how long your wiper blades are going to last. They only last maybe 4 trips, if that. Yeah, because I'm worried about the rubber blades, eh? Mm-hmm. So if you could replace those rubber strips and they're decently priced, then okay, maybe it makes sense. But if you can't and you're throwing away $180 each time. You smell coffee? Oh, just the pain will then give you coffee. Check engine light on. So they replaced the parts, eh? Yeah. Parts cost 955. So, magandang gabi. Dito, narito ako sa Winnipeg. Pinikap ko lang tong truck ko kasi pinagawa ko yung check engine light. Kinuha ko na tong truck. Wala akong binayaran kasi warranty pa yung naging sira ng truck. So ito kasing truck na to, nakuha ko siya is 5-year warranty. Yung extended warranty niya is promo, kasi usually pagka bumibili ng truck, ang warranty lang kasama niyan is 2 or 3 years na warranty. So nung deal ko, itong truck ko is 5 years warranty kasama na extended, lahat, makina, transmission, differential, 5 years. So 5 years to pay ko rin siya babayaran. Pero kung walang promo na extended warranty, babayaran mo sa extended warranty is almost 10,000. So medyo napaganda ako ng deal dito sa truck ko nung kinuha ko to, kasi nung kinuha ko kasi to, kasagsagan ng pandemic, walang masyadong kumukuha ng truck. Ito yung pinalitan, level sensor DF tank. Yan, nagkakahalaga ng 955, almost 1,000 bucks. So kung wala ako extended warranty, yan ang babayaran ko. Dahil sa meron akong extended warranty, yan, wala akong binayaran. So, napakalaking bagay po. Kaya ang pag-owner operator at pagbili ng truck, hindi po basta-basta. Malaking decision sa buhay yan, yung pag-owner operator. Kaya, kailangan pag-aralan at pag-isipang mabuti. So, yan. Ang laki ng nasave ko. $955. Yan. So yan, dadalhin ko na itong truck ko sa parking.
ito nga lang ang ano sa pag-owner operator pagka sarili mong truck, yung obligasyon. Nadagdagan yung trabaho mo. So bukas, bibiyahin ulit ako. Papunta ako ng Illinois. So, kailangan ko rin siyang warm up kasi napakalamig dito. Yung pag-owner operator, masasabi ko lang is hindi po basta-basta ang pagbili ng truck. Naandyan lahat ang mga darating sa truck mo, yung masisira, magpapa-maintenance, nandiyan lahat. Kaya kailangan pag-isipan nyo mabuti bago kayo mag-owner operator. Although maganda naman yung kita, pero kung hindi mo alam paano paikutin yung perang kinikita mo, walang mangyayari, wala kang ibang papagawa sa truck mo, wala kang pang-maintenance sa truck mo. Kaya pag mag-owner operator ka, yung kita mo is i-sustain mo lang na yung paikutin mo ba, hindi yung bili ka rito, bili roon, bili kung saan, bili ng kung ano-ano. Pag nagsisimula ka mag-owner operator o pag nagsisimula ka magnegosyo, hindi lang sa pagtatrap, hindi lang sa pagiging owner operator or pagiging lahat ng klase ng negosyo, basta nagtayo ka ng isang negosyo, naririyan lahat ang mga downside ng mga posibleng mangyari. So, kailangan talaga pag magninegosyo ka, kailangan pag-isipang mabuti. Hindi pwede yung nabalitaan mo lang na kesyo garto pa lang kita ni ganito, garto pa lang sinasahod ni ganito. Mahirap 'yon. Ang nangyayari niyan is gaya-gaya na lang. Kailangan alam mo kung paano paikutin ang isang negosyo, lalo pagkasarili mo na. So, yun lang ang masasabi ko sa mga nagbabalak mag-owner operator or nagbabalak na magnegosyo. Kailangan pag-isipang mabuti. Yun lang ang magpapayo ko. So, pabalik na ako ng parking ko ng truck. Ipapark ko to. Kailangan ko mag-fuel ngayon. Tapos isasaksak ko siya sa block heater para bukas magbiyahe ko hindi siya mahirapan. So yung ginagamit na wiper blade dito pag winter is itong may winter wiper blade. Iba siya. Iba yung kanyang itsura. Sa inyo yung laman. Ano siya? Meron siyang jacket. Ayan, may jacket siya. Basta natin. Ayan, meron siyang balot para hindi mapuno yung snow rito. So, ikakabit ko lang siya and then nagkabit na rin ako nung grill jacket. Kasi mas mga panahon dito ngayon. Nag-snowstorm. Nag-snowstorm dito. So, yun, malakulimlim doon sa mapunta ron ng US. So, kabit ko lang to. And then, nagkabit ko na kasi yung isa eh. Kabit ko lang to and then kukunin ko na yung trailer ko. So yan, nalagyan ko na siya ng grill jacket para hindi mapuno ng yelo yung grill. Kasi pagka napuno ng yelo yan, may tendency mag-overheat. Kasi puro yelo. So kailangan may jacket. Nasasarto ko siguro mamaya. Yan, nasasarduhan siya dyan.
para hindi siya masyadong mapuno ng yelo. So yan, may jacket na, yun ang siya ginawin. So habang nag-hour up ako, ganagod ko yan. So gaya na ako. Keep safe and keep on trucking.